ito, gawa muna tayo ng sapatos. Anong sapatos natin? PNP shoes, pwedeng guard shoes, office shoes, pwedeng industrial shoes, pwede, charol, charol men shoes. Pero ito makikita mo itong PNP shoes, sira ang swelas, nakita nyo. Palitan natin ang gulong, wheel sole, para mas matibay. The ordinary goma gagamitin natin. Napakatibay, wheel sole, gagamitin natin. Panoorin nyo paano gawin, mga pare. Wala akong nakita ng ganitong upload sa YouTube, kaya subukan ko. Ako lang yata ang gagawa nitong kalokohan na to. Sapatos, lalagyan ng gulong. Lalagyan ng swelas na gulong. Pare, hindi gulong na ano, ha? Gulong na sasakyan. Pare, hindi naman truck, gulong na truck to. Gulong na kotse to, mga pare. Lalagyan natin swelas, pwede ba? Try natin, subukan natin, kasi mga ordinary goma ngayon marurupok na, mga pare. Mga ordinary goma na bibili ngayon marurupok na. Kaya maglalagay tayo swelas, gulong, alternative wheel sole. Subukan natin. Panoorin nyo, pare, kung paano ginagawa. Yan, tinabas na natin, pinutol natin, gulong. Kailangan, syempre, masukat. Yan, gulong na yan, talagang makunat, magibay. Kailangan matalim ang pag-iwa mo, pare. Gawa mo natin sapatos. At nakita ko sa YouTube, wala masyadong upload ng sapatos. Puro tahi-tahi lang makikita mo ron. Maglalagay tayo ng Filipino made. Yan, kailangan liyahin. Yung tinanggal natin swelas na yun, malagkit eh. Pag nililiyah, malagkit. Pag nakaikwentro kayo ng ganitong swelas, eh, kailangan may liyahan kayo ng pwedeng lumagkit para yun, yun, tulad doon. Pagka nililiyah mo, kakapit yung lagkit sa liyah. Mapuro na kagad ng liyah mo, pare. Yan, oh. Kailangan may isa ka pang liyahan na para sa malalagkit na swelas. Kumakapit kasi sa liha yan eh. Ayan, ayan. Kailangan makinis. Kailangan pantayin mo yung mga lahat ng gilid. Tapos, dikit. Lagyan mo ng dikit. Panoorin nyo, pare, kung paano paggawa. Ayan, oh. Kailangan din lihahin yung swelas. Yung wheel sole. Maraming tawag dyan. Wheel sole. Truck sole. Gulong. Yung gulong na, pare, hindi yan gulong na ginagamit sa paso, ha. Yan eh, gulong ng kotse. Kasi medyo manipis yung gulong ng kotse, kaya pwedeng gawin swelas. Yan, oh, manipis, oh. Meron tayong tagagawa dyan. Yan. Yan, may dikit na yan. Hindi ko napakita kung paano paglagay ng dikit, ano. Yan, sasalpak mo. Kailangan, siyempre, makapit. Bukod sa may dikit na yan, meron pa tayong ilalagay na ano, na pandikit sa mga gilid para lalo siya makapit at di siya aangat. Yan, kabilaan, sasalpak. Dito sa channel ko, mga pre, meron na rin akong mga upload na tungkol sa paano pagtahi ng sapatos. Hanapin nyo lang diyan sa channel ko, pindutin nyo lang yung pagmumukha ko na yan. Makikita nyo na ang mga upload ko sa sapatos, paano magtamang pagtahi. Magdadagdag tayo ng mga trabaho tungkol sa sapatos. Abangan nyo na lang paano magtakong, maglalagay ng takong, paano magawa ng half sole, paano magtapal sa mga punit-punit na ang mga sira ng sapatos. Wala ako nakita sa YouTube, kaya subukan ko mag-upload. Filipino style. Yan. Yan, madikit na yan. Para nakita niyo mga pandikit yan. At yan yung panghiwa na yan eh. Kailangan matalim. Matalim ang panghiwa nyo dahil napakatigas tabase niya, mga pre. Yan eh, dinadaan ko lang sa lakas. Hindi ko nahasa yan. Yan, beta ko tawagin niya, mga pare. Ayan ang pagtabas dyan. Pwede rin iba, maraming klase ng beta. Punta kayo sa shoe supply Marikina, marami.
kahit saan may mga shoe supply na sa Recto, Divisoria, Monumento, meron mga pare, mga materials ng tungkol sa pagre-repair ng sapatos. Marami kayong makikita dyan. Pagka kayong gumagawa yan, okay lang na sa simula. Medyo mabagal kayo, okay lang. Mahalaga makaayari kayo ng tama. Yan. Kabila niya, no? Kita mo, tigas niya, ha? Oh. Dinadaan ko lang sa lakas. Mahirap tabasin niya, mga pare, oh. Sana panoorin niyo yan. Sana matutunan niyo kung paano paggawa ng sapatos, palit suelas. Meron kasi suelas na sinasalpak na ganyan na bibili pag nagpalit ka ng suelas. Yung mga rubber na ano na yari na sasalpak mo na lang. Marurupok yun pare. Mga nababali agad yun eh. Mahihina na mga goma ngayon. Malalambot. Kaya naisip na nito maglagay ng suelas na pangmatagalan. Ayan, laking tao pa naman na may-ari nito, mga pare. Kailangan matibay din ang pangilalim niya. Gulong, track sole, wheel sole, yan. Try natin. Siyempre, kailangan may lihang kayo, ganyan, no? Pakikinisin nyo na yung gilid, finishing, yan. Makikita nyo na yung may mga butas yan. Sa takong. Mamaya, pakakita ko sa inyo paano ko tatapalan niya yung mga butas na yan. Ayan kasi ang dahilan kung bakit ayaw gumamit ng iba niya dahil may mga butas-butas daw ang gulong. Eh, pwede naman tapalan ng goma yan eh. At mamaya, pakikita ko sa inyo paano pagtapalan sa mga butas-butas sa gulong. Ayan. Ayan ang dyan ilalagay yung takong kaya kailangan magliha ka. Ito sa itong sapatos na to eh, wala siyang playhead mga pare ha. Wala siyang bakal. Ayan, ngayon tapos uli natin takong, naisalpak natin takong, hindi ko napakita ko paano in-apply ng pandikit. Ayan, tapos ulit, tapos may ipapatong pa tayo dyan yung pinakantsapa niya. Tandaan niyo yung mga pyesa, mga hindi pa marunong gumawa ng sapatos. Ayan, yan ang tsapa. Gulong din yan, mga pare. Pwedeng naka-slant, pwedeng naka-ayon yung design ng spike ng gulong. Pwede. Pwedeng nakabalagbag yung spike. Pwede. Depende sa kagustuhan nyo. Ayan. Para lalong matibay, eh, sa akin, binalagbag ko yung suelas ng takong ito para hindi siya masyado madulas. Ayan. Ayan, nakita nyo yung mga butas sa takong. Ayan, nakita nyo yan. Tinatapalan lang yan eh, mga pare, mga para wala siyang butas. Yan ang inaayawan ng mga gumagawa ng sapatos. Mahirap daw gawin. Ang gulong. Pero pag nagawa mo naman, napakatibay. Yan o. Ganito pagtahi niya mga pare, panoorin nyo. Kailangan matatag ang braso mo dahil matigas yan. Makapal yan mga pare oh. Bago mo tahiyan niya pare, siguraduhin mong lagyan mo ng kanal, daanan ng tahi para pagka ginamit yan na may-ari, tinapak sa semento, hindi mapuputol ang tahi dahil yung tahi nakabaon sa kanal. Hindi siya sasayad sa semento pare, ganun lang kasimple eh. Kung bakit kailangan lagyan ng kanal. Kaya kita nyo kung gano'ng kabilis mananahin natin ha, oh. Paikot yan hanggang tako pare oh. Yan hanggang takong yan, kailangan tahiyan. Diyan sa may bandang takong na yan, makapal, matigas yan. Kailangan tiyaga, tiyaga, tiyaga. Ayan. Kailangan ibalik mo na isang tusok. Ayan. Tapos,
Yan, tapos balik mo yung isang tusok yan. Tapos buhol. Yan, buhol-buhol na gano'n yan. Paikot-ikot yung sinulid. Siguradong matibay na yan, hindi na matatastas yan. Ngayon putol. Sana maintindihan nyo ha, ganyan na kaya kailangan nakadirect yung design yan. Ganyan ang pagtatapos ng mga butas pare. Alam nyo yung ginagamit ko na yan, alikabok lang yan. Yan, lagyan mo ng punoyin muna yung butas ng alikabok, tapos lagyan mo ng pandikit. Lagyan mo uli. Pag may nakita ka, lagyan mo na lahat oh. Wala oh, wala lang ang butas yan pare oh. Gulong yan ha oh. Yan, lagyan mo ng alikabok yan. Ganyan yung style ko pare. Pwede rin yung bago mo lagyan ng takong, singitan na ng goma sa mga butas-butas. Ayan, diba? O, wala siyang butas. Matibay yung swelas na nilagay mo, walang butas. Makinis, ayan. Tapos gulong ang ilalim, diba? May nakita na ba kayong ganyan mga pare? Mag-suggest kayo, mag-comment kayo kung may nakita na kayong ganyan. Ako lang yata may kalokohan ganyan ah. Oh. Imagine niyo mga pare, mga bossing, kung gaano katibay 'yan. 'Di ba? Kasi ang mga rubber na nabibili ngayon, mga swelas, marupok na, nababali pa. Eh na pong matagalan, wheel sole, track sole, gulong. Kita niyo, makinis oh. Oh, walang butas 'yan oh. Lalo pag na shine yan, hintayin nyo. Pagka nakulayan, parang bagong bago yan. Yan, check nyo syempre yan oh. Ganyan ang magiging pare na yan na nakulayan na yan. Yan, oh. Walang butas yan ha oh. Oh, makinis oh. Ganyan lang kasimple pare. Oh, panoorin nyo kung paano magkulay yan oh. Paano mag shine. Imagine niyo kung gaano katibay ngayon sapatos ni Bossing oh. Police, police ang mayari ito, bossing. Mga pare, yan, may ganun pa siya, dressing, shoe dressing. Gumamit kayo ng foam, may apply na ganyan. Siyempre, i-diin nyo ng konti para hanggang sa sulok-sulokan eh, makulayan, yan. Pang-swelas lang yan, pwede rin pang-dawon. Pero charol to, hindi to advisable na lagyan ng shine. Pinapayad dyan eh, wax, yan. Pati ilalim, kulayan nyo na, yan. Para bagong tingnan. Yan. Imagine niyo mga bossing, kung gaano katibay ngayon 'yan. 'Di ba? Yeah, tapos wax sa ibabaw, swelas, yeah, wax 'yan. Para makitab. Bagong-bago na naman ang sapatos ni bossing. Sana sa mga nakaparoon dito, interesadong matuto paano gumawa ng sapatos. Gayain ngayon. Matibay na. Mura pa. Yan. Kulay mo pa. Doblein mo yun. Sumusuluksok. Yan. Para bagong bago. Yan o. Oh. Ganyan lang paggawa pare. Sana nakuha nyo. Naintindihan nyo. Sana gayain nyo rin. Ganyan lang kasimple. Pero kailangan sigurado, dapat may makina rin kayong ano, panliha. Yan lang, mura lang yan. Assemble din yan. As ina-assemble lang yan, pare. O yan, o. Ito, makinis, o. Diba, o. Walang butas. Parang hindi siya gulong, diba, o. Ba, mga pare. Okay na, sana naantindihan nyo. O, and ito na siya, o, sa harap. Ang mayari kasi nito, hinihintay niya, nasa parking lang. Pumarada siya sa kalsada, pumarada siya. Kaya ang nangyari, ayun, tingnan niyo, o yun. Ayun, ang nangyari, police nakaparada, ayun, nag-traffic. Ang dami naghihintay ng sapatos niya, o. Makakatakbo lang yan nasa traffic niya pagka kinuha na ng police itong ano, sapatos. Joke lang, mga pare, joke lang. Kaya nakita niyo kung paano pagawa, ha? Matibay, track sole. Wheel sole, gulong, kung paano nilagay sa sapatos, sana nakakuha nyo, at sana mag-subscribe na rin kayo. Paringalan to mga pare, hanggang dito na lang, magmahalan tayo, magbigyan tayo. Hanggang dito na lang, bye bye, God bless you, bye bye.